Hello sa ating mga katimdahan at ito nga yung gagawin natin ngayon. Nung nakaraan, kung matatandaan nyo ay naghakot tayo ng bote at ngayon ay maghuhugas na naman tayo ng bote na gagamitin natin sa pagro-rolling. Kasi na eksakto ay naubusan na naman tayo ng mga malilinis na bote at naubos na nga natin yung bote nating naka-stack na naman, bote ng bilog. Kasi sa ilang araw nating pagro-rolling, mga tatlong araw nating pagro-rolling ay nakapagpabenta tayo ng mga 400 pieces na mantika. Kaya ganun kalakas yung ating bote na ginagamit, nasa 400 plus din sa isang linggo. Tatatlong araw pa lang. Kaya ito yung ginagawa namin at maghuhugas nga kami ng bote ngayon. At ipapakita ko sa inyo kung paano maghugas ng bote, kasi inuuna ko muna yung ating, mayroon tayong mga inuunang ginagawa. At ito nga yung una nating ginagawa. Ang ginagawa muna natin ay nililinisan muna natin ng yung bote gamit yung ating steel wool at gamit yung tubig. Parang babanlawan mo muna siya para malinisan yung labas niya. Yun yung unang proseso na ginagawa natin para hindi tayo maaksaya sa powder. Kasi kapag ka hindi mo siya binanlawan, yung powder ay dumudumi agad at nagkakaroon ng maraming mantika. Kaya itatapo mo na naman siya kasi nawawala na yung masyado niyang mga bula-bula o yung kuwan ng powder. Kaya naman ganun ang una kong proseso na ginagawa. Hinuhugasan ko muna yung ating mga bote. Ganito, ipapakita ko na muna sa inyo. Ayan na nga yung ating mga nabanlawan na bote. Ngayon ay sasabunan na natin sila. Ayan. Para malinisan na at babanlawan. Ito guys. Tara, umpisahan na natin magsabon ng ating mga bote para malinis na sila at mabanlawan at mapatuyo natin sa araw. At ito nga yung ating mga nahugasan na bote at ito na nga yung powder natin na yung sabon natin. Ngayon, ang gagawin natin ay kukuskusin natin yung labas ng bote para mawala yung mga dumi-dumi pa niya lalo kasi may natitira pa rin dumi at ang gambwet. Ayan. Kaya kailangan natin siyang linisan mabuti kasi mantika ang nilalagay natin dito. Pagkatapos natin siyang sabunan yung labas ay uhugasan din natin yung loob. Kakunin din natin hanggang sa luminis na siya ng gusto. At ito na nga yung ating bote na nalinisan ngayon, nasabunan natin. At ito nga yung ginawa nating improvise na pangsabon natin kasi mahirap yung hindi na siya nakatali at yung dati kasing damit na ginagamit natin ay suksok pa tayo ng suksok kaya nahirapan tayo. Kaya gumawa tayo ng ganitong parang foam na to na mas mabilis siyang ipasok sa bote. Kaya kailangan natin makarami ng bote sa isa paglilinis natin ngayon. At ito nga, kailangan natin bilisan yung paglilinis para makarami tayo ng bote.
At ito nga guys, tapos na tayong maghugas ng ating bote at ito nga yung piraso ng nahugasan natin ngayon. Nakapaghugas din tayo ng 230 pieces na bote at ipapakita ko sa inyo yung ating mga nahugasan. Ayan nga yung ating nahugasan na bilog. Ayan, lahat sila. Lahat ang total niyan ay 230 pieces. Ibibilad na lang natin siya bukas at bukas ay maghuhugas na ulit tayo ng ating mga bote. At ito nga rin yung ating 1.5 na nahugasan. Nasa 71 pieces din yung ating nahugasan na bote. Ayan pa. Yan yung ating mga 1.5 na hinugasan ngayon. Ayan, itong rack natin na patuyuan natin ay ginawa ko lang yan. Ayan. Ginawa ko lang para marami tayong mapatuyong bote kasi nahihirapan kami dating magpatuyo ng bote na 1.5. Ngayon saglit na lang kasi merong hangin dito sa ilalim. Dati kasi laging nagmumuis ito at hindi kaagad natutuyo yung bote natin. Kaya ito yung naisip kong gawin sa ating pagpatuyuan ng ating mga 1.5 para hindi magmumuis yung ilalim. Ayun, itong ibabaw niya. Kasi kapag kakulob yung anuhan ng hangin dito yung kanyang bibig dito ay may nagmumuis yung kanyang loob ng 1.5. ayan, kaya ayan guys yung ating mga nahugasan ngayon. Ayan nga, salamat na naman sa pagsama sa akin at naipakita ko sa inyo yung paghuhugas natin ng bote kasi dati noon ay naghako tayo ng bote at ngayon ay in-vlog natin kung paano tayo naghuhugas ng bote. Ayan guys, maraming salamat sa pagsama na naman sa akin at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel ay mag-subscribe ka na, mag-like, mag-comment at i-share mo na rin sa iyong mga kaibigan na yan. Salamat!